Hello. Hello everyone. Magandang araw pong muli sa inyo lahat. Muli po nagbabalik, you are Sitek. At welcome back sa my channel. Welcome po kayo. Ngayon, today's video, gusto kong bigyan ng illustrations or demo yung ating bagong ginawang ESR. Na yung upgraded ESR natin, which is dinagdagan natin ang capability to test the ESR na isang capacitor. So, nakikita nyo sa ating background, dito siya. Gagamitin natin to ESR to test the capacitor dito sa ating television unit. Ito yung working television. Gusto ko lang i-sample ito na i-test natin yung mga capacitors. Especially ito sa ating additional features na tinad yung ceramic, polyester, mylar, no? At saka yung mga non-polar capacitor. No? Polyester. Ayan, yung mga spacer capacitor na dapat natin gamitan ng ating new version ng ESR. So, gagamitan din natin ng digital no, capacitance tester. At saka yung ating traditional voltmeter, kasi meron din itong capacitor tester. Check natin yung difference between them. Kung anong ba yung pinaka best measuring device sa capacitor. Okay. So now, yung ating itong ating capacitor na ito. So kung te-check ninyo, yan siya. Yung bandang taas ay yun yung original version natin, which is ang capability niya ay 0.1 microfarad up to 10,000 microfarad. But itong ating new SR, new version, dinagdagan natin dito sa pababa na additional range na mas mababa pa sa 0.1 microfarad, which is nagsisimula yan sa 502 hanggang 100 nanofarad. No? Na ito yung mga value na kalimitan na i-encounter natin sa pagka-troubleshoot, especially in CRT television. Kasi itong CRT television, alam nyo naman, lumang modelo na siya. Actually, pa-phase out na nga. Pero dito sa Pilipinas, medyo matatagalan pa yan. May mga provinces at ano, na gumagamit pa ng CRT. Kasi mas matibay siya compare sa mga bagong model na lumalabas ngayon. So, yung mga capacitor dito sa snubber, sa part ng horizontal amplifier, sa may part ng power supply, sa vertical sections, ay very common na masira yung mga capacitor. It's because, kasi nga sabi ko nga, matandang modelo na siya, so yung kanyang allowable time or time limit ng unit na to ay sobra na dun sa taon. Kaya expected nyo na magre-repair kayo nito ay isa sa mga most common trouble ay yung may kinalaman sa capacitor. At yun yung additional features natin na inat dito sa ating new version ESR. Okay guys, samahan nyo ako at ating pag-aralan o para matutunan ninyo paano gamitin yung new version ESR na ito. No? Ito ay available na po sa akin. Homemade po ito.
Kung sino po gusto magpagawa, pwede ko pong gawan. Wala naman pong sapilitan. No, pero before that, gusto ko maipaliwanag functions kung paano ito ginagamit yung ating PSR. See you guys! Okay, so gusto ko pang i-add no, dito sa ating PSR yung kanyang mga selectors no? So additional features tayo dito, meron na siyang buzzer, meron siyang dalawang range na microfarad at saka nanofarad. Tapos dahil doon sa mga requested, nilagay na rin natin siya ng remote tester no? So ganito lang siya ka-easy gamitin. Pa-plugin mo lang yan. Pag-insert mo, magkakaroon na ng standby power. So, magagamitan mo ng remote, makikita niya may magbiblink dito. That means na indicator na nagkakaroon ng response yung iyong remote at saka yung iyong tester. See? No? Ganyan. At ito yung ating pinaka-sensor na makikita dyan. So, itatapat nyo lang sa ating sensor, makikita nyo mag-click na. Okay? So, yun ang ating purpose dyan, no? Ngayon, dun sa buzzer, para sa mga nag-check ng mga continuity, pwede nyo itong gamitin, no? Pag-short nyo lang ito, i-test nyo lang yung continuity. Pero medyo magbabas, no? May sound siya. Tapos, makikita niya may blue indicator na LED na umiilaw, no? Ayan. So, yan yung mga additional features niya at especially yung ating mga nanofarad capacitor na kaya niya measure. Yung dating scope nito, yung dating measurement niya na matest yung flyback, coil, inductor coil, no, yoke coil, ay kasama pa rin niya o kaya niya pa rin sukatin katulad ng new version, original version natin. No? So, nasa manual naman yun kung paano siya gagamitin. Yung manual itong kasama, guide how to use this PSR meter. So, guys, okay, simulan na tayo. Set ko lang yung ating camera dito sa ating CRT unit para mag-test tayo ng mga measurement. Ngayon, i-test natin itong TV na ito kasi ito ay working TV. Ayan, no? May raster na. So, ito yung ating gagawing example sa pag-check ng ating mga capacitor. No? Especially dun sa ating additional features na non-polar, ceramic, mylar, polyester, o yung tatawag natin snapper. Okay? Okay guys, tingnan natin kung anong value yun. Kasi may mga conversion pa to eh. Hindi lang basta natin i-measure. No? Mga conversion. So, alamin muna natin yung mga conversion para sa mga beginners to. Yung unang capacitor natin is 5801E at yung pangalawa is 624H. No? Sulat natin. Yung una ay 5801E at saka yung pangalawa ay 624H. Yung letter na ito, ito yung tolerance, no? No, percent, positive, negative percent. So, hindi muna natin napukusan yung tolerance, no? So, may table kasi tinitingnan yan para malaman nyo kung ano yung mga letter tolerance na yan ng mga ceramic and polyester capacitor. So, ngayon conversion. Paano ba ikino-convert yan? 5801, 624 sa
sa parad or nano parad. No, another example na papansin niyo diyan, meron tayong mga 104, 812, no? 153. So, paano ba 'yan? Kasi magulo eh, 'di ba? Medyo naguguluhan tayo diyan. Ngayon, bigyan ko kayo ng brief explanation, no? Paano i-compute 'yan? May mga madadownload naman na capacitor calculator. Much better mag-download kayo guys, kasi kung ita-type nyo lang yan, halimbawa ay 104J, 812J, 153J, yung J na yan ay yung tolerance natin. Halimbawa, ititype nyo 153J equals, lalabas na kagad yung equivalent value. But for now, bigyan ko kayo ng simple explanation paano ba kinukompute to kung wala kayong capacitor calculator. So ngayon, dito tayo mula mag-umpisa sa baba. Yung 153 ay equal yan sa 1, 5. Tapos yung pang third digit natin, ayan yung multiplier. Ito yung ano, multiplier, yung pangatlong number, yung 3. Yung 3, sa madaling salita, ay number of zeros lang ilalagay nyo dyan. Kaya pag may nakita kayong 153, yung pangatlo, dadagdagan nyo lang daw yan ng tatlong zero. Ayan. Kaya magiging ganyan yan. Okay? 153. So, para ma-convert mo yan as nano, no? Kasi ang unit nito ay 153, no? Ay itong 3 na to ay mag-move ka lang dito ng tatlong decimal pabalik. 1, 2, 3. So, equal magiging 15 nano parad na yan. Ang unit natin is nano parad. Okay? Ganon din dito sa 812. Sa 812 is equal to 8. Kopyahin yung 8 at saka yung 1. Tapos, dagdagan mo daw ng dalawang 0. Dalawang 0. Tapos, mag-move ka ng tatlo patras para maging nano. 1, 2, 3, 8.1 nano parad. So, yan yung simpleng procedure natin, no? Pag-compute ng capacitance value. Next one, yung 104. 104 is equal to 1, 0, tapos apat na 0. 1, 2, 3, 4. So, ngayon, ito, para ma-convert natin to into nano, mag-move ka raw ng tatlo. 1, 2, 3 ay equal na sa 100 nano parad. Yung 100 nano parad ay equal pa rin yan sa 0.1 microfarad. 100 nanofarad ay equal to 0.1. Okay? Kung mag-move ka pa ng tatlo pa atras, magiging 0.1 na yan. So, magiging 0.1 microfarad. So, yun yung simple and brief explanation dyan. But, kung magulo pa rin sa inyo yan, meron naman tayong mathematics for electronics, how conversion ng mga capacitors. Pwede nyo pong i-research. Or, pinakamadaling paraan, mag-download na lang po kayo ng apps ng capacitor calculator. Solve agad yung inyong mga problema kasama na yung mga tolerance and letter. Okay, dito tayo. 624. 624. No? 624 is equal to 6. 2. Sorry ha. One hand lang kasi ako eh. Tapos, apat na 0. 1, 2, 3, 4. Okay? Kung mag-move ka ng tatlo patras daw, no? Magiging ilan 'yan? 620 nanofarad. Kung mag-move ka pa ng tatlo patras uli, magiging 0.62 microfarad. Malinaw po. So, ayan ang value natin is 0.62 microfarad. Etong 5801 na 'yan, E. Ganito naman po yan. Dahil yan ay 4 digit. So, parang resistor lang yan na mayroong 4 colors and 5 colors.
So, ganun din ang procedure natin. Kukopyahin nyo yung tatlo. Unang tatlo, 5, 8, at 0. Yung huling digit na yon, yun yung number of zeros ninyo. So, dagdagan mo lang ng isa. Sabi dun, 1. 1, 0. Ayun, dinagdagan mo na sa isa. Tapos, mag-move ko ulit ng tatlo pa atras ng decimal, magiging 5.8 nanofarad. Now, ito na po yung ating value. 1.8 nanofarad is equal to 5.801E na polyester capacitor. Sana po malinaw yun, ano? At susubukan ko pakita sa inyo yung capacitor calculator kung paano natin na-compute yan. Hello guys, ito na yung example ng ating capacitor calculator. Mag-download lang kayo ng ganitong apps. Itong pipindutin ko na to, ha. Yun. Ayan. Tapos, lalabas na po yung screen na ganito. Meron siyang naka-drawing dyan na ceramic capacitor. At may mga pipindutin lang kayo. Example natin, na yung una kangina, yung 153. Pindutin mo lang yung 1, 5, and 3. Tapos yung tolerance na J, no? Tatandaan nyo yung tolerance na J. J. So, pindutin nyo yung equals. Ayan. Meron kayong ang sagot na capacitance na 15 nanofarad, no? Makikita nyo naman yung may marking dito sa right corner na naka-highlight na orange na bilog na nano, no? 15 nanofarad. Yung 153J is equal to 15 nanofarad, positive, negative 5%. Okay? Kung yan ay microfarad, pipindutin mo lang yung microfarad. Ayan. Kung gusto mo sa microfarad yung unit, ay 0.015 microfarad. But para mas mabilis, sa nanofarad na lang ating gamitin. Ano? 153. Next one, yung 812. Type nyo yung 812. Tapos, ang unit natin ay J pa rin. Tolerance natin, sorry. Equals 8.1 nanofarad. O, diba? Mas mabilis, guys, no? Next one, yung 104. Type nyo 104J. Yan. Equals to 100 nanofarad. O, tama yung kanilang computation natin, no? 100 nanofarad. Kung gagawin mo siyang micro yan, pindutin mo lang tong UF na to, yan. Magiging 0.1 UF na. But, sabi ko nga, sa nanofarad tayo. Yan, balik natin sa nano. Next one is 624. Reset mo na ninyo. 624. Type nyo 624H. Tulad nyo yung H. Equals, yan. Meron kang 620 nanofarad. No? Positive, negative 3%. So, simple lang, guys, di ba? So, kung gusto nyo makita kung yung 620 nanofarad ay gusto nyo maging microfarad yan, pipindutin nyo yung UF na ito. Yan. Magiging 0.62 UF na. Positive, negative 3%. Okay? Ayan, guys. Balik na tayo rito, no? Pasensya na kayo, ha? Meron tayong konting lecture. I hope na may naintindihan kayo din. Sukatin natin gamit yung ating ESR to. So, ang dalawa na to, no? Snubber, tsaka yung iba pa dyan. No? So, in circuit. Tapos mamaya, bunutin natin. Ito siya, yung unang capacitor natin. Ito. No? Ito yung capacitor na yan, no? Sana makita ninyo. So, mahirap kasi. One hand, eh. Ayan siya. Ayan, yung value na 5801, no? So, gamit yung ating ESR. Ito, sana makita siya ng maayos. Ayan. So, expected natin, dahil yun ay ang value niya ay 5801,
So kung yun 5801 ay 5.8, dito yan papasok, no? Yung 502 is 5 nano. Di ba? Yung 712 na yan is 7.1 nano. 912 is 9.1 nano. 10 is 10 nano. 153 is 15 nano. Okay? Tapos tong 473 is 47 nano. At yung 104 is 100 nano. Ayon dun sa ating explanation kanina. So yan yung range na kaya niyang sukatin is 502 hanggang 104, no? At yung tataas pa sa 104, ito na siya. 104 is equal to 0.01 UF, ito na yun, no? So dagdag range pa, ito pa kaya niya pang sukatin. Ibig sabihin, yung dating measurement natin na 0.01 up to 10 KUF, mas bumaba pa sa 0.01, bumaba pa tayo ng hanggang 5 nano farad. Okay, so expected mo, dahil yung mini-measure natin is 5801 is equal to 5.8, nearly 502 siya, no? Nearly 502. So kapag hindi gumalaw, that means sira na yon. Medyo tumaas pa, the better. Okay, the better the capacitance, the better the resistance. Okay guys, check natin. So, sana medyo naunawaan nyo. Ayan. Kita ba? So, yung ating tester ay naka-buzzer mode yan. Check natin. Ayan, buzzer mode. Ililipat lang daw natin sa ating sa nano parad. No? Pipili nyo yung nano parad. Then, pag-short nyo ulit yan, adjust nyo to. Kita nyo, nakasagad yan. Adjust nyo to 0. Ayan. I think yan, 0 na. Ayan. Tapos, i-hit lang natin. No? Ita-direct test natin dito sa ating mini-measure. Ito yung ating mini-measure na 5801E. So, expected natin dapat sa may 502 yan. Why? Pag ganyan, napapansin nyo, error yung reading kasi may red indicator. Di ba? So, dahil meron siyang na-measure dito na coil. Ayan. Coil and transistor. Itong coil na ito, ayan o. Tsaka itong transistor na ito. Na-measure niya. So, ang gagawin nyo dyan is, i-reverse lang ninyo. Ito ah. Re-reverse nyo yun. Ayan. May reading kaninang ganyan. So, ngayon, nung nireverse natin, ayan na. Nearly 502. Ang value niya, napapansin nyo, ayun o. Nearly 502. That means, yung capacitor mo is good. No? So, kanina yung ating, merong error reading siya. Ganito siya, o. Ayan, pansin nyo. Merong red light. That means, error reading. I-reverse nyo lang. So, kaya nyo matest in circuit. So, nearly 502 kasi ang value natin is 5.8 nanofarad. Okay. So, good yung unang capacitor natin. Yung pangalawa, ito siya. So, sana makita pa rin. Kasi nga, eh, siguro tayo ko yung camera. No? Para mahagip yung ating tester. Ayan. Adjust nyo na lang yung cellphone ninyo, no? Kasi tinayo ko siya. Okay yan, sana nakita no, no? Binaligtad natin. Kasi tinayo ko. At mahirap kasi tingnan kanina. Ito yung ating susukatin na may value yung 624. So kung 624 yan, ito yung 104. Close up natin ha. Yan ay 104. Ibig sabihin sobra yan dyan. No? Sobra yan sa 104. So ngayon, babaguhin yung range. Ilalagay nyo yan sa microfarad. No, naturuan natin guys sa conversion. At yun, mapapansin nyo, merong kulay blue dito. And blue,
334 saka 474, no? Kung 624 yan, ibig sabihin mas mataas pa siya sa 474. Okay nyo guys, 334, 474. So, mas mataas dyan, expectedly siguro nandito banda in between dyan sa may 10 na yan or 100, no? Kaya blue yan kasi corresponding yan at sinamini-measure nyo ay mga mylar or ceramic, no? Hindi siya electrolytic. So, kaya ang reading nyo dyan sa blue indicator na yan. Okay guys, so subukan natin. Set nyo ulit sa 0, no? Nakaset sa microfarad. Ang pagbasa niyan sa taas. Kung yan ay 624, expected mo mas mataas sa 474. Okay? Subukan natin. Ayun guys, oh. Oh, 474, almost nearly 10 siya, no? So, hindi nyo siya babasahing 10 microfarad because ang binabasa ninyo ay yung kulay blue na 334 at saka 474. That means yung capacitor na 624 ay pasok siya sa ating range. Okay? Good yung inyong polyester capacitor na ito. Ayos, no? So, simple lang yan. Tapos, bunutin natin para malaman natin kung tama ba siya. Okay, so nga pala, bago natin na bunutin yun para itest sa ating ESR, gamitan natin siya ng ng digital. No? Subok natin sa digital. So, yung kanina is 5.8 nano. So, saset lang natin yun sa 20. Subukan natin kung kaya nyo basahin. No, in circuit. Ito. No. Error ang reading guys. So, hindi nyo kaya. Ayan. So, itaas natin. Gawin natin 200. So, hindi niya pa rin kaya, no? In circuit. Kasi nga, nag-error siya dahil nakakabit sa board. But mamaya, tetest natin out of the circuit kung tatama na yung value niya. No? Kasi itong mga digital, hindi siya pwede in circuit, no? Now, yung isa pa, itong kanina, ito, ay 624. Kung 624 yan, pangina ayon doon sa computation natin is 0.62 microfarad. Set lang natin to sa 2 UF. Try natin. Ayan, no, meron siyang 0.43. So kulang naman siya unlike dito sa ating ESR, no? Ay. No, yun, no, saktong-sakto sa ating reading. Kung nababasa nyo dyan. Anyway, na-test naman natin. Dito sa ating BOM, itong traditional tester natin. No, meron kasi siya capacitor eh. Actually, capacitor lang naman niya. Nakalagay dyan ay parang pinakamataas ay 10 UF. Meron siyang 0.5. So, dapat mag-read siya doon. Kung kaya niya i-circuit test doon sa 0.5. Nearly or more than 0.5 then 0.6 siya eh. Subukan natin. So, pag short ko lang to, then calibrate, then check natin. So 0. So 0. No, mahirap ma-determine, dapat doon lang siya magre-read eh. In circuit hindi niya kayang basahin. Ayun, 0 siya. Ibig sabihin yung dalawang comparison natin, itong BOM ay hindi po pwede in circuit at itong ating digital tester in circuit. So sa ating ESR, kaya niyang basahin. Okay, bunutin ko tapos i-test natin ulit. Okay, yan na bunutan natin. Itong una ay ng value, so hindi siya mabasa. Yan ay 6624. At yung pangalawa, yan yung 5801. Ang popular din, no? Hindi eh. Yan. So, ito yung dalawa. Test natin out of circuit. Okay. Gamitin pa rin natin yung ating ESR. Ito.
unahin natin yung 5.8. Nakaset siya sa microfarad. Subukan natin ano, yung original version natin ay 0.01, ha 0.1 lang. So original version niyan, hindi niya kayang basahin 'yan, no. Na. Yung unang mga model na ginawa natin. So ngayon sa ating upgrade version, kaya niya nang basahin 'yan. Ilalagay niyo lang siya sa nano parad. Then pag-short niyo ito, i-set niyo sa 0. So expected ko nasa may 502 'yan. No, ayan, dahil yan ay 5.8. No. Ayan na. See? So nearly 502, ibig sabihin good yung 5.8 nanofarad natin. Next one, itong 624. Sabi ko nga masyado na siyang mataas. Sobra na siya sa 104 kasi 624. So doon natin i-range yan sa microfarad, which is yung kikita nyo yung blue na yon at saka yung blue na yon, 334 at saka 474. Yung range na yan, diyan maglalaro yan, or more than 474 dahil to ay 624. Test natin, pero pag short nyo muna yan, so calibrate in 0, tapos ready na yan. Test natin. Ayun, no? So, more than 474, kasi ito ay 474, more than siya, kasi siya ay 624. Okay, ibig sabihin, in circuit or out of circuit, yung ating ESR, new version, ay kaya niya sukatin yung ating mga capacitor. No? So, ganun din sa ibang mga capacitor dito, no? Ay kaya niya sukatin in circuit or out of circuit. Okay? Basta po sa pasok dito sa kanyang range na 502 hanggang 104. Na yun mga ceramic natin. Pagka dyan po ay less than 502, hindi niya na po kayang basahin yung iyan. No? So ibig sabihin, may limitation po yung ating capacitors para sa mga ceramics and polyester. Hindi po kaya niyang sukatin lahat. Because, sabi nga, yung unang mga gumawa niyan, sabi nila ay pang electrolytic lang, but nagawa natin ng remedy na mapababa pa yung range na kaya niya sukatin yung mga major capacitor na pangkaraniwan nating nare-refer sa ating mga television units. Okay, like this one. Yan ay 104, kaya niya yan, no? So kung susukatin yung 104 na yan in circuit, kaya niya sukatin yan. Try natin, ano? So tayo ko na lang uli yung ang ating camera kasi para makuha yung ating tester, no? Ayan, I think na nahagip na. Ayun. Ito po yung ating susukatin. No? Ayun. Ito. Sorry, ayan. So, kaya na 104. No? 104 dito, sa God. Or equal to 0.1. Ayun, 0.1. So, dito na lang tayo magbasa sa taas. I-set nyo sa microfarad. Kasi 104 is equal to 0.1 UF. So, ang value niyan is in between 1.1 to 0.22. Nandiyan siya naglalaro sa gitna niya. Okay? So, test natin in circuit. Dapat naka-0 yan. Setting. Ayan. Ayos na 0. Tapos, direct test natin. Ayun. No? In between 0.1 to 0.22. So, good yung ating capacitor. Kung ililipat mo naman yan sa nano, pwede naman, pinitin mo yung nano, set mo lang yan sa 0. Tapos, test mo na yan. No? Sa 104. Dapat sumagad siya doon sa 104 or more than pa. Ayun. No? So,
kayang-kaya niyang basahin, no? Sumobra pa nga sa 104. That means the capacitor, ceramic capacitor is good. Ngayon, kung sa tester naman na ganito, no? Ang point 1 niya, ayun ang point 1 niya. Subukan natin kung kaya niya. Hindi pa rin kaya, oh. Zero ang reading niya. No? Dito sa digital, in circuit, subukan natin. Isa ay nasa point 1. Set natin sa 2UF. Check natin kung kaya niya in circuit. Ayan o, 0.072. So, hindi pa rin niya kayang basahin yung ating capacitor na to. Anyway, sana nagkaroon kayo ng mga ideas on how to test the simplest way ng ating mga capacitor. In circuit o out circuit, out of the circuit, kaya niya sukatin ng ating introducing new version of PSR. Ito po siya. I hope na makakatulong sa pag-repair sa inyo yan. Kung kayo po ay gustong magpagawa niyan, pwede naman po. Yung sa mga ayaw naman, wala naman po problema. Hindi naman po kayo pinipilit. No? At ito ay in-introduce ko lang para na future references sa mga gustong maging technician. Mas mapapabilis yung inyong pag-repair, no? Compare sa mga dati nating way o maraan sa pag-test ng mga capacitor in circuit. Thank you very much and have a nice day. Bye-bye.